dava usate il lato, Luigi, sa vigile tu, pa usa palate in tu compresso e da vila gamit cosa pa cavalga lavate in PCP, no? Se pa gai PCP na tengine mi tavolo manual pump, sigurado masyado matagal at maraming ineriye yung ubusin mo. So, ito, share ko lang itong compressor na nabili ko last few years. So, bali matagal ito sa akin, no? Reliable naman siya at hindi pa nasisira sumula nung binili ko. So, testingin natin kung gaano siya katagal sa pag-charge. Sumula empty. As you can see, pinakita ko dyan sa video na galing sa zero yung natin, no? Yung tank. Tapos, tatimeran natin kung gaano niya mapupuno. Yung tank natin si from 0 to almost 4,000 PSI. Almost 4,000 PSI yung ilalaw ko dyan. Kinakarga ko dun sa gauge ng tank. So, ayan. Tingnan natin dito sa video na to. Kung ilang minutes ang aabutin sa pagkakarga ng isang full tank nitong aking tank eh. Bali, itong tank na to is 0.58 liter, no? Yung capacity niya. And then, na-explain nyo lang dito yung cooling system ng aking compressor na ginawa akong modification sa cooling system para maging maganda, mas efficient yung transfer ng init, no? Kasi, di ba, pag umiinit yung compressor, yun yung prone sa nasisira kasi yung heat, siya yung cause ng melting ng metal na pag sobrang mataas yung temperature. So, ayan, dinagdaga ko siya ng cooling system. Tapos, yung recommended nila na may pump, hindi ko na siya ginagamit, no? Ang nilalagay ko dyan, nirektaw siya sa gripo ng bahay. Mahina lang naman yung tubig na kailangan yan kasi nga may additional na cooling system. I mean, yung copper na nilagay ko, tsaka yung mga foil, no? Kaya, napaka-effective ng cooling system na nilagay ko. At may, makikita nyo, may additional na ano pa yan. Itong heatsink, nilagay ko dun sa block ng compressor. Para mas maganda. So ayan, nag-umpisa na ako ngayon. Nasa 45 seconds na. Maganda yung ating compressor. Tingnan natin kung na nakatagal na makapupulo. So ayan, pinas forward ko lang para hindi masyadong humaba itong video na to. Para makita agad natin no, kung gaano katagal yung tinake niya para mapuno yung isang bank. So, ayun. Bali, habang nagkakarga siya, chinecheck ko lang yung mga temperature ng mga pipings. Tapos, may temperature na pala yung display na nanda sa taas. Papakita ko sa inyo later pag ano, matatapos natin dito. No? So, ayun. Chicheck ko lang para ano, baka may mag-fail yung display nyo. Mali pala yung pinapakita. So, fail nyo lang kung gano'ng kainit talaga. No? So, ayun. So, sa pagpapara pala, ang gagawin muna is i-open yung relief bulb niya, relief screw bago nyo patayin yung switch. So ayan, bali ang inabot niya is 5 minutes and 52 seconds. Napuno niya yung from 0 to almost 4,000 PSI. So napakalaking tulong, no? Pag kinamita mo yan ng foot pump, siguro daw mga ilang oras at yung energy na ubusin mo is napakalaki. So, ayan, papakita ko rin sa inyo kung ayan, yung gauge natin sa mismong tank. Ayan, almost 4,000 PSI sa ganung kabilis na oras yung nasave natin. So, malaking tulong, okay na okay pagka meron tayong compressor na ganito. Bali, ito nga pala is nabili ko lang sa Lazada ng almost 10,000 pesos, no? Philippine pesos, no? So, ayan.
sinasabi ko sa inyo na temperature display niya. So, ayan. Yung foil, nilagay ko lang yan. Binalad ko dun sa copper. So, ito muna ito. Yan yung linya ng water natin. No? Papunta sa input. Dun sa upper part ng head. Nilagay ko yan dun. Yan, tapos papunta na sa output. Normally, ganun lang yan hanggang sa output. Pero dinagdaga ko siya ng copper. Copper tube, no? Bali, dalawang ikot. Ayan yung unang ikot sa may unahan, tapos yung pangalawang ikot sa likod. Ayan. Tapos, bago siya mag-out. Doon sa black na, plastic tube. Ayan, lumalabas yung tubig. Mahina lang siya kaya hindi siya malakas sa tubig na baka sabihin ng iba dyan na malakas sa tubig pag nalanit yung setup, no? Pero hindi. Tapos ayan, yung additional foil para yung conduction ng init is mas maganda. Mas mapalamig niya yung ano. Kasi yung part na yan, yung may boil, yan yung pinakamainit na part pag umaganda siya, pag nung wala pa siyang copper tubing. Kaya dyan ko nilagay. So yung display, nakalagay siya dun sa box na to. So prone siya sa vibration, kaya nilipat ko sa top. So bali yung lid niyan, yung mismong sensor, nandun sa loob. Dinikit ko mismo dun sa tubing para ma-detect niya talaga yung pinakamainit na part na. So, yung running temperature niya sa gaitong setup is 50 to 55 lang. Doon lang siya, hindi na siya natas doon. Continuous na yun, hanggang sa mapuno na yun. So, isa pa, yung nilalagyan ng rubber mat. Para doon sa vibration, no? Hindi masyadong malas vibration. Tapos sa maintenance wala, yung oil lang. Imo-monitor lang natin. So, kaya kita kayo na naman at sa drawing kung nasan yung oil level, yung green. Tapos, yan. Check nyo lang din. Ayun. Bali, may red dyan. So, once pala ako nakapag-change oil, kaya medyo malabo na, no? So, ayan. Ano ba bang sabihin natin dyan? So, ayan. Unbranded pala to. Itong nabili ko compressor kasi binili ko lang sa Lazada. Tapos, yun nga kasi napapagod ako sa foot pump. Ginagamit ko, manual pump, no? Kaya naisipan ko bumili nito. So, ayun, maganda naman yung resulta. Almost 2 years ko na ito ginagamit, no? Ayun. Magaling, malaking tulong siya, kaya, so yes, okay ka, okay to, okay. Kung meron kayong PCP na ganitong malaki, okay to. So, that's it for today's video, guys. Maraming salamat sa panonood. Peace out, thanks.